Ang mga agimat o medalyon ay mahalaga sa atin dahil sa ito ay bahagi na ng ating kultura at pamana rin ng ating mga ninuno. Ito ay ginagamit ng ilan sa ating mga bayani sa pakikipagdigma noong unang panahon. Katunayan, ang ilan sa mga ito ay iniingatan at nakadisplay ngayon sa Museo ng San Juan at ang iba naman ay nasa Museo Sugbo. Sinasabing ito ay nagbibigay ng kakaibang lakas at proteksyon sa pisikal at espiritual laban sa masasamang tao o elemento. Lahat tayo ay nagkakasakit at ito ay normal lamang na nangyayari sa ating mga tao, subalit kung minsan ay may mga sakit o karamdaman tayo na mahirap maipaliwanag at ito ay hindi kayang gamutin ng mga doktor at ang tanging nakakagamot nito ay ang mga albularyo lamang. Ito ang sakit na tinatawag nating gawa ng mga masasamang elemento sa paligid. Maaaring kulam, barang, palipad hangin, gawang itim na mahika at marami pang iba, ang mga agimat o medalyon ay higit na kailangan lalong-lalo na sa ating mga manggagamot para hindi lumipat sa kanila ang sakit na inilagay ng mga masasamang elemento sa kanilang pasyente. Ang mga agimat ang siyang nagbibigay ng proteksyon o bakod sa taong nagtataglay nito kaya hindi makakapasok ang anumang sakit na gawa ng itim na mahika o daya ng mga engkanto. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa agimat na Tres Pico Roma. Ibabahagi ko sa inyo ang paraan ng pagdedebusyon, poder at pakaingdasal ng medalyong ito. Siguro naman ay pamilyar na sa inyo ang agimat o medalyong Tres Pico Roma. Kadalasan ay nakikita nating isinusuot ito ng mga manggagamot o mga antingero ngunit kahit sino naman ay pwedeng magsuot nito bilang pamproteksyon sa sarili laban sa masasamang elemento. Bago natin ibahagi ang mga dasal dito ay alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin o basag ng nakasulat sa agimat na Tres Pico Roma. Ang tatlong titik A sa bawat sulok ng agimat ay may dalawang kahulugan, ito ay ang mga sumusunod. Sa gitnang bahagi ng agimat ay nakaukit ang mata at ito ay ang mata ng Infinitu Diyos at sa ibabang bahagi ng mata ay nakasulat ang salitang Roma na ang ibig sabihin ay Iyan po ang mga basag sa medalyong Tres Pico Roma. Upang ito'y magkaroon ng bisa ay kailangan mo itong debusyonan ng 49 na araw. Ang pagdedebusyon nito ay sisimulan sa unang Biyernes ng buwan at ito ay gaganapin isang beses sa isang araw at tuloy-tuloy hanggang sa makumpleto ang 49 na araw. Kapag nakumpleto mo na ang 49 na araw ay gaganapin mo na lamang ang pagdadasal nito tuwing Martes at Biyernes. Kung ikaw ay mataimtim o taos pusong nagdedebusyon ay asahang ipagkaloob sa iyo ng mahal nating Panginoong Diyos ang taglay nitong kakayahan. Sa pagkakataong iyon ay magkakaroon na ng gabay ang iyong agimat na Tres Pico Roma na siya ring magiging gabay mo upang iiwas ka sa kapahamakan at kung nabuksan mo naman ang iyong third eye ay siguradong makikita mo ang iyong gabay. Para naman sa mga ipinagbabawal na gawin kung ikaw ay may taglay na agimat ay hanapin lamang ito sa isa sa aking mga videos. Bago mo bigkasin ang mga mabibigat na dasal o orasyon para dito ay kailangan mo munang magdasal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang luwalhati at isang sumasampalataya upang ikaw ay magkaroon ng poder sa iyong katawan nang sa ganon ay hindi ka masasaktan habang binabanggit mo ang mga orasyon nito. Kadalasan o tipikal na nangyayari kapag ikaw ay nagbabasa ng mga Latin ay sumasakit ang iyong ulo kaya kailangan mo talaga ng poder upang maiwasan ito. Bago magsimula ay kailangang magsindi ng isang puting kandila sa iyong altar at magsindi rin ng insenso at ikalat ang usok nito sa paligid. Pagkatapos ay humarap sa altar at hawakan ang iyong maliit na notebook na may kopya ng dasal sa Tres Pico Roma. Laging tandaan na kailangang bago at malinis ang iyong notebook at malalaking titik ang pagkasulat sa mga orasyon. Tiyaking walang ibang nakasulat kundi mga dasal lamang at pulang ballpen rin ang gagamitin sa pagsusulat. Hawakan ang iyong medalyon sa kanang kamay at ibulong dito ang mga dasal. Simulan na natin ang pagdadasal.
Pagkatapos ay iihip ng pakrus sa medalyon, gawin ang pag-ihip ng 3 beses. Isunod ang orasyong ito upang lalong lumakas ang iyong tres piko Roma. Pagkatapos ay iihip ng pakrus sa iyong agimat, gawin mo ang pag-ihip ng 3 beses. Yun lang ang mga dasal na kailangan mong usalin sa pagdedebusyon ng tres piko Roma. Madali lang naman ito usalin ngunit mahirap kumpletuhin ang 49 na araw na walang patlang na pagdedebusyon dahil kung minsan ay bigla mo itong makalimutan sa hindi maipaliwanag na dahilan at kapag nakalimutan mo ito ng isang araw ay babalik ka ulit sa umpisa. Ibig sabihin, kailangan mo ulit maghintay ng unang Biyernes ng buwan upang simulan ito, kaya naman, laging ituon ang atensyon mo sa panahon ng iyong pagdedebusyon at kung maaari ay huwag uminom ng alak para hindi makalimot at bilang paglilinis na rin sa iyong sarili. Piliin ang wastong oras sa pagganap ng dasal, ito ay ang mga sumusunod. Alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghaling tapat, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon at alas 9 ng gabi. Laging tatandaan ang mga bilin kapag tayo'y magtataglay ng agimat upang maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng mahal nating Panginoong Diyos. Ang pagbahagi ko ng ganitong mga kaalaman ay walang hinihinging anumang kapalit, ito'y taos puso kong ibinabahagi sa lahat ng mga taong gustong matuto sa espiritual at naghahanap ng mga dasal sa kani-kanilang hawak na agimat at sa mga taong gusto ring mas may palapit ang sarili sa ating mahal na Panginoong Diyos. Ikaw ay talagang mapapalapit sa Diyos dahil kapag pumasok ka sa ganitong uri ng pag-aaral ay araw-araw ka nang magdadasal o makipag-usap sa Diyos at gawin mo ito habang buhay. Dahil dyan, unti-unti mo nang baguhin ang iyong sarili mula sa mga mali mong nakasanayang kagawian. Naway pagpalain tayong lahat. Maraming salamat. May